Maganda ka, ikaw ay lubos na kinalulunod ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Nabulubihanan si Maria sa ganong pangungusap, kaya inisip niya mabuti kung anong ibig sabihin ito. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat lubos ka kinalulunod ng Diyos. Marika, ikaw ay maghihihi at ikaw ay manganganak ng isang sanggol na lalaki at papangalanan mo ito, Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taas ng Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa akalihan mo magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay hindi-hindi magumawagas." Paano po ito mangyayari? Gayong ako isang dalaga? Isa sa iyo ang Espiritu Santo at magpapasalinganin ka sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Si Maria, kaya binalang niya
habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang dinadala niyang sanggol ay mula sa Espiritu Santo. Ang kanyang isisilang ay isang batang lalaki, at Jesus, Jesus ang papangalan niyo sa kanya, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Huwag kang mag-alala, Maria, aking asawa. Siguro ay may mabubuting loob naman ang mga tao nito. Halika, subukan natin makatuluyan sa bahay na iyon. Nagpunta nga sina Jose at Maria sa bahay ng kanilang nakita. Ano po ba ibang nilipot ko sa inyo? Ako po si Jose.
at si Maria ang aking asawa. Dati ko buong sa bayan ng Nazareth. Papahati na din ako at kumahanap mo sana kami na matutuloy. Salamat po at paumanihin sa aming panagbayan. Nabigo si Jose at Maria na makatuloy sa bahay. Ngunit sabi ni Maria, Jose, aking kasama, huwag kang mawala ng pag-asa. Sa bahay ng kanilang nakita. Gracias.
lahat ay nagtungo sa sagsama upang makita ang kaganapang ito. Gayun din ay natanaw ng tatlong hari ang tanda. Ito ay sina Gaspar, Melchor, at Baltasar. At kanila itong sinundan. Doon ay natagpuan nila ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa sabsang. Sila ay namangha sa kanilang nakita. Ibinigay ang kanilang alay. Ito ay ang ginto, kamanyang at mira. Bumabating si Anghel Gabriel upang dalawin sina Jose, Maria at Jesus.